Okay, hi everyone! Nagbabalik po tayo sa ating vlog. Ako po si Maldita, ang inyong kamaldita. Okay, pasensya na po kayo sa aking noo, medyo makintab. No? Kasi nilagyan ko yan ng Clorox kanina bago ako mag-vlog. Charan! At saka, yung, alam mo yung noo ko, nakakapagtaka. Bakit pag sa camera, napakalapad. Pero maliit lang yung mukha ko pagka sa personal. Charas. Okay, balik tayo sa ating pag-uusapan, no? Nung kahapon, ay, noong may kabilugan ng buwan, gumawa tayo ng pampaswerte. At ito namang mga kaalaman kong ito ay binabahagi ko lamang sa inyo at wala akong intention para i-claim na ako ay isang expert, no? Siyempre, bago tayo mag-share ng mga kaalaman natin, kailangan napatunayan, nasubukan, at saka ginagawa natin na ito, no? Actually, mahilig akong magbasa ng mga libro regarding sa mga good fortune, sa mga ganyan, kasi mahilig ako sa swerte. Yon. So, gusto ko ibahagi sa inyo na alam niyo yung bay leaf kasi, meron siyang magandang na idudulot sa ating pamumuhay, no? Dati hindi ko alam na yung palang nilalagay sa adobo, pwede palang gawing pampaswerte sa buhay ng tao. Meron tayong mga pagkakataon na sa palagay natin parang, bakit ba hindi ako sinuswerte sa araw na ito, no? And meron pala naman tayong mga pupwedeng gawin sa buhay natin para matulungan natin na matanggal yung mga malas, mga bad energy sa paligid natin. At ito ang malaking maitutulong ng bay leaf sa buhay natin. No? Pero bago ako magsimula, kailangan na lagi nating pakatatandaan na ang lahat ng bagay sa mundo ay nagmumula pa rin sa taas o sa Panginoong Diyos. Kasi ang mga ginagawa natin ito ay pawang mga gabay lamang at hindi dapat mangunguna kaysa sa paniniwala natin sa Poong May Kapal. Importante kasi yung meron tayong faith in God. Okay? At bago tayo magsimula, huwag niyong kalimutang i-share at saka kung naniniwala kayo sa mga ganitong pampaswerte, huwag niyo lang pong kalimutan na i-click yung ating subscribe kung ikaw ay bago pa lang sa aking video. Okay? Meron palang mga tamang pwesto yung ating laurel kung saan natin pwedeng ilagay, no? Hindi po pwedeng basta may bitbit lang tayong mga laurel. Hindi pala po pwedeng ganun. Dapat may mga tamang places where you want to put your bay leaf. Especially, ang pwede kong kauna-unahan nating sasabihin na lugar ay wallet. Okay? Kung ikaw po ay may wallet at sa palagay mo ay gusto mong magkaroon ng ganitong halaga ng pera sa araw na ito, let's say you need 5,000 pesos, but of course, you also need to make sure that that is the only amount that you need during the day. And you have to make sure that your belief, your faith is so much, too much, para po magkaroon tayo ng abundance. Okay? Ilalagay nyo po yung isang piraso ng bay leaf o dahon ng laurel sa loob ng inyong wallet. At pagkatapos, and pakikita ko po yung picture, lagyan nyo po ng amount o peso sign yung inyong, sulatan nyo ng peso sign and then amount noong pera na kailangan nyo for that day or for the next few days na kailangan yung pera na yon. And then, manalig po kayo at saka always wish from your heart na magkakaroon ka ng halaga na yon na kailangan mo on that day. And then, meron din po tayong lugar na pwedeng paglagyan ng bay leaf o dahon ng laurel kung ikaw ay nagtitake ng exam. Let's say, nagtitake ka ng nursing exam, bar exam, o kaya finals, nahihirapan kang magkabisa, nahihirapan kang mag-aral. Mas maganda pong maglagay po tayo ng dahon ng laurel sa bahagi or pahina ng ating mga libro. Ayan, importante yan, no?
And then also, kasi kapag ka, halimbawa, di ba, minsan pag nag-aaral tayo, nahihirapan tayong mag-isip ng mga tamang sagot kaagad sa mga nire-review natin. So, itong dahon ng laurel ay makakatulong para makapag-invite ng positive energy. First is, yung pwede nating paglagyan is yung unan. Okay? Kung halimbawa, nahihirapan kang matulog, nahihirapan kang magkaroon ng time para magpahinga. Di ba minsan na-experience natin yung pagod na pagod tayo tapos gustong-gusto nating matulog pero dilit na dilit pa rin tayo hanggang madaling araw. Gustong-gusto mo na siyang matulog pero hindi ka makatulog. Ito magandang paraan para magkaroon kayo ng sapat na pahinga kapag naglagay po tayo ng ano tawag dito? Dahon ng laurel sa ilalim ng ating unan, no? Tapos, isa pang lugar na pwede nating lagyan ng bay leaf ay yung ilalim ng ating higaan. O sa ilalim ng kama nyo, maglagay po kayo ng 3 pirasong dahon ng laurel. Nakakapag-invite po yon ng positive energy. Okay, kung halimbawa yung kwarto mo ay parang napakasikip, napakakalat, you can still have some inner peace from your mind kapag ka nagkaroon tayo ng bay leaf sa ilalim ng kama natin, no? And also, nag-i-invite din yun ng mga magagandang panaginip bago ka matulog, no? Yan yung mga nabasa ko doon sa libro ng Hiwaga. Charot. May mga ganun. Tapos, isa pang lugar kung saan tayo po pwedeng maglagay is sa ating doorstep. And then, pwede rin tayo maglagay ng bay leaf doon sa, di ba, may front door ka. Bago ka lumabas, doon sa lugar na yon yung bago ka makatungtong ng isang step palabas. Importanteng meron kang bay leaf kahit halimbawa nakatago lang sa isang garapon para maitaboy niya yung kamalasan or yung negative energy na gustong pumasok sa inyong tahanan. Ayan ang mga magagandang sample. And another thing guys, meron tayong halimbawang negosyo. Di ba, meron tayong mga lalagyan ng pera o yung coin purse, coin container, or bills, payment bills. Hindi ko alam kung anong klaseng lalagyan nyo. Vault. Okay. Pwede po tayong maglagay ng 3 piraso ng dahon ng laurel doon para makapag-invite tayo ng maraming customer, maraming pera ang dumating every day, and then makakapag-encourage din tayo again ng positive energy. Lagi nating tatandaan na kapag gumagawa tayo ng ganito ay hindi lamang tayo dapat puro pang sariling kagustuhan lamang ang ating aim, yung ating mga goal, no? Okay, next is, I don't know if you are going to believe with this, pero ako, malakas ang paniwala ko na totoo ito. If you have a car, put some dried leaves, ng bay leaves, doon sa compartment. Ay, compartment ba yun? Yung hindi, wag sa compartment. Doon sa loob ng inyong sasakyan, it's either powdered, crushed leaves, or buong dried leaf. Ilagay nyo po doon sa taguan, doon sa kanang bahagi ng driver's seat. Meron siyang lalagyanan doon, compartment, kung saan po pwedeng ilagay nyo, itago nyo kasi hindi po pwedeng makita. Parang kabit lang yan. Itatago nyo siya. Uy, bawal yun ha, pagka gumagawa tayo ng mga pampaswerte, bawal po yung gumagawa ng mga ganon. Okay? And palagi po nating tatandaan, ayun, kapag naglagay tayo ng bay leaf,
doon sa loob ng ating sasakyan, matutulungan po tayong maiwasan ang mga hindi magagandang pangyayari. Tulad ng halimbawa sa kuna, yan, maiiwasan po natin yan. Importante pong maglagay niyan, no? And also, kapag maglalagay tayo noon, lagi nating damdamin yung positive energy na ito, kiniklaim ko magkakatotoo ito. Okay? And again, lagi po nating tatandaan na ang mga ginagawa natin ito ay pawang gabay lamang.